Dahil mataas na ang vaccination rates sa Pilipinas, walang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa kabila ng posibleng banta ng Omicron variant ayon kay Octa Research Fellow Father Nicanor Austriaco. Ayon kay Austriaco, bagamat mas nakakahawa ang Omicron kumpara sa Delta variant, ay mas mababa naman ang posibilidad na maospital at masawi ang mga positibo rito, lalo na ang mga fully vaccinated. Dagdag nito na mayroon ng herd immunity laban sa COVID-19 ang National Capital Region o NCR, kung kaya't mapipigilan na nito ang hawaan ng virus. Sa datos ng pamahalaan hanggang nitong Disyembre 6, umabot na sa 38,699,023 namang individual sa buong bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Sa kabilang banda, asahan naman na mas marami ng mga Overseas Filipino Workers, OOFW, ang mabibigyan ng serbisyong medikal. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatayo ng Overseas Filipino Workers Hospital sa bansa. Pirmado na ng Pangulo ang Executive Order No. 154 na naguutos sa pagpapatayo ng OFW Hospital. Ito ay kasabay ng pagbuo sa Interagency Committee on OFW Hospital na siyang tututok dito. Nakatakdang itayo sa San Fernando City sa Pampanga ang bagong ospital na inaasahang pangunahing magseserbisyo para sa mga OFW at kanilang qualified dependents. Ayon kay Acting Spokesperson Carlo Nograles, bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon sa mahalagang tungkulin ng mga OFW sa lipunan, lalo na sa ekonomiya ng bansa. Sinabi naman ni Senate Health Committee Chair Senator Christopher Bongo na isa sa mga pangunahing nagsulong ng naturang hakbang, tiyak anya na maraming matutulungan ng mga manggagawang Pilipino abroad ang nasabing ospital. Anya, higit kumulang 10% ng populasyon ng Pilipinas ang nagtatrabaho sa ibang bansa, kung kaya't ibigay sa mga ito ang karampatang tulong na kinakailangan. Dahil mataas na ang vaccination rates sa Pilipinas, walang dapat ikabahala ang mga Pilipino sa kabila ng posibleng banta ng Omicron variant ayon kay Octa Research Fellow Father Nicanor Austriaco. Ayon kay Austriaco, bagamat mas nakakahawa ang Omicron kumpara sa Delta variant, ay mas mababa naman ang posibilidad na maospital at masawi ang mga positibo rito, lalo na ang mga fully vaccinated. Dagdag nito na mayroon ng herd immunity laban sa COVID-19 ang National Capital Region o NCR, kung kaya't mapipigilan na nito ang hawaan ng virus. Sa datos ng pamahalaan hanggang nitong Disyembre 6, umabot na sa 38,699,023 namang individual sa buong bansa ang fully vaccinated na laban sa COVID-19. Sa kabilang banda, asahan naman na mas marami ng mga Overseas Filipino Workers, OOFW, ang mabibigyan ng serbisyong medikal. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtatayo ng Overseas Filipino Workers Hospital sa bansa. Pirmado na ng Pangulo ang Executive Order No. 154 na naguutos sa pagpapatayo ng OFW Hospital. Ito ay kasabay ng pagbuo sa Interagency Committee on OFW Hospital na siyang tututok dito. Nakatakdang itayo sa San Fernando City sa Pampanga ang bagong ospital na inaasahang pangunahing magseserbisyo para sa mga OFW at kanilang qualified dependents. Ayon kay Acting Spokesperson Carlo Nograles, bahagi ito ng pagkilala ng administrasyon sa mahalagang tungkulin ng mga OFW sa lipunan, lalo na sa ekonomiya ng bansa. Sinabi naman ni Senate Health Committee Chair Senator Christopher Bongo na isa sa mga pangunahing nagsulong ng naturang hakbang, tiyak anya na maraming matutulungan ng mga manggagawang Pilipino abroad ang nasabing ospital. Anya, higit kumulang 10% ng populasyon ng Pilipinas ang nagtatrabaho sa ibang bansa, kung kaya't ibigay sa mga ito ang karampatang tulong na kinakailangan.